God's blessing be upon you all, those who are here present, and those who participate in our devotions and masses online. This morning, in our class, I teach cosmology. 63 seminarians, many of them outside the seminary, so online. And we are talking now about, first, what is the universe? How did it begin? Now we are into what is the universe made up? It's made up of atoms, molecules, then electrons and protons, and then even smaller particles. So quantum physics resulted in a lot of inventions. So ang pinag-usapan namin kanina, artificial intelligence. And I showed them a video, will AI, artificial intelligence, transform religion? Video showed a Buddhist monk in a temple in Kyoto, Japan. They had a robot. And the robot teaches them how to pray, Buddhist prayers. And the monk, he was an old man, he said, I will die. The robot will not. He will continue to teach how to pray, answer questions about their faith. And in Poland, Catholic country, they have also a small robot called Santo. And Santo will answer your question. Is there a heaven? Santo will say, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of heaven. So they are already doing it. Baka yan si Padre Pio, ipapagawaan namin robot yan para makakausap ninyo. Ano kaya mangyayari? Sa aking palagay, robots, humanoid robots even now, they speak, but they are programmed by human beings. So to come back to the gospel, okay? Even now, Sabbath is holy among the Jews. And one of our priests went there and he asked the guide, who was a Jew, it's forbidden for them to help somebody who was hit by a car, for example. But it's not forbidden to ask those who are not Jews to help him. It's still not a very logical way. Just like now, who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day? Pero sila, sobra ang pagka addicted sa law which they themselves made. Bawal hanggang ngayon sumagot sa telepono kung Sabbath. So kung magro-robot ka, ilalagay mo rin doon. Tatanungin mo ang robot, maari ko bang tulungan ang isang taong nabunggo ng sasakyan? Hindi. Sasabihin din ng robot. Kasi ang nagpo-program yun ding rabbi na ganun ng paniniwala. So anong ibig sabihin nito? Huwag kayong maligalig doon sa AI. Tao ang gumagawa niya. Tayo yan. So ang message ng gospel sa atin, may robot man o wala, ang tungkulin mo, siguruhin mo na ang iyong pagpapahalaga ay tama. Meron kasing hierarchy of values din eh. Pero sa ating Kristiyano, ang pinakamataas ay yung pag-ibig sa Diyos. Pangalawa,
pag-ibig sa kapwa. Iyon pinaka-highest value. Isa nga lang yan eh, dahil sabi ni Jesus, the first is like, the second is like unto the first. Pareho lang yan. Sabi ni Saint John in his letter, hindi mo nga mamahal, maaaring mahalin, hindi ka marunong magmahal sa kapatid mo na nakikita mo, yung pa kayang Diyos, unahin mo munang mahalin yan. Sapagkat pagbalik ni Jesus sa lupa, He will ask you, I was hungry, you gave me no food. I was thirsty, you gave me no drink. Pareho lang yan. So sila pinakamataas. Hindi yung rituals mo, hindi yung mga doktrina mo, yun ang highest value. At yun ang ating pagdasal. Kasi minsan, nakakalimutan natin eh. Baka magmumukaan na rin tayong Pharisees na yung ating mga private devotions, yung ating mga pilgrimage, mas mahalaga pa doon sa mga maralita na nagugutom ngayon. Yun message ng gospel. Who among you, if your son or ox falls into a cistern, would not immediately pull him out on the Sabbath day? Tamimi ang mga Pharisees. Ginagawa nila. So, strictong-strikto kayo rito. Pagkatapos, gagawin nyo naman pala. Violating the Sabbath because it's your son who fell into a well. Tapos sabi ni Jesus, eh, itong anak nga ng Diyos, may dropsy, yung namamanas. Hindi ko pagagalingin yan. So, pinagaling ni Jesus. Uulitin ko, ang bawat tao may tungkulin na tiyakin na yung kanyang pinapahalagahan ay tama. Kasi iba-iba tayong pinapahalagahan. May mga tao, pinapahalagahan pera, karamihan sa mga tao ngayon. Pag-aari, material possessions. Nawala doon sa pinakarurok, yung pinakamataas na value, love of God and love of neighbor. Sana we will not sacrifice that for our novenas and rosaries and pilgrimages. Nagbibilang tayo ng Hail Mary. May group chat tayo para mag 2 million Hail Marys. Maganda yan. Pero huwag mong kalimutan na kung may nahulog doon tapos nag 1 million Hail Marys, 2 million Hail Marys ka rin, hindi mo tinulungan, magagalit sa iyo ang Panginoon. Minsan binubulagan natin yung ating sarili. Na ito pinakamahalaga to. Kasi magagalit sa akin ang mahal na birhen pag hindi ko tatapusin itong 10 nobena sa Our Lady o kung saan-saan na lang. Tapos may kapatid ka nahulog sa imbornal, hindi mo tinulungan. Who among you, if your son or ox falls into a cistern, into a well, would not immediately pull him out on the Sabbath day? So during this Mass, as we join the whole Christendom, the whole Catholic Church, in honoring God through His Son, we offer His Son Himself. Let us pray na hindi tayo magkakamali sa pagpili kung ano ang ating higit na papahalagahan.